Okay na ba? Yan. Hi everyone! I'm Michelle Go and welcome to our Zoom Cloud Meeting. Ako po ay isa sa mga kasama niyo for today. I'll be one of the hosts. So syempre, bago po tayo magsimula, gusto ko nang po i-acknowledge lahat na nandito. Hello po sa inyong lahat. Happy Sunday. Unahin ko munang i-shout out ang isa sa kanina pang nag-host sa atin, Mr. Ryan Salandanan. He's from USA, San Francisco. So gabi po dun sa kanya. At meron po tayong mga kasama from, yan, Barcelona, Spain. Yan, hi Coach Marie. So umaga po dun sa kanila. So meron din po tayong Paris, France. Meron po tayong Canada. We also have in Kuwait, Abu Dhabi, Singapore. Yan, Singapore. Meron din po tayong Malaysia. Meron po tayong Thailand. Yan, Dubai. Hello Coach Roslyn. Tsaka shoutout po sa Singapore, sa isa pong coach na si Coach Cherry, yan, nurse sa Singapore, hello po. At syempre, sa mga nagpapa-shoutout pa, yan, mamaya i-shoutout ko pa po yung iba. At syempre, sa mga taga-Pilipinas, hello po sa inyo, good afternoon sa lahat po nang naririnig ako loud and clear. Okay lang po ba mag-thumbs up tayo dyan? Yan, so isa pa isa-shoutout ko, ang lahat ng mga taga-VIA, Visionaries in Action, and also lahat ng mga taga IBA, International Blazing Alliance. And Doc Jean, welcome to our Zoom Cloud Meeting. Taga ano po siya? Taga Antique, si Coach G, Doc Jean Baladad. Hello po sa inyo. Welcome to our Zoom. So ngayon po, Sunday na Sunday, ako po excited. Tanong niyo sa akin kung bakit. As if naman naririnig ko, di ba? Dahil, alam ko lahat ng mga nandito ngayon sa Zoom natin, excited na kumita habang nasa bahay. Kasi yun po ang campaign natin. Earn while staying at home. And using our Zoom platform, using the Facebook platform, pwede ka pala kumita habang nasa bahay ka. At ang good news po niyan, doing this Zoom, ang ating, ito po ang magiging ating business platform po na atin, pwede pala tayong kumita. So maganda po nito, bago ko po ipagpatuloy, meron po ako mga konting request lang. Isa sa mga request ko, kung meron po kayong maingay na TV, maingay na radyo, maingay na katabi, maingay na background, okay lang po ba i-turn off po muna natin yan? Kasi ito pong presentation na to, it's very, very short lang. So gusto po namin makapag-focus po kayo. And also, kung meron po kayong maingay po na background, lipat po kayo ng lugar. At mas maganda yung internet connection nyo. At sa mga palobat na po, I suggest, isaksak na po yung power bank nyo. Yan. And please have an open mind. Kasi naniniwala po ako, kapag po open po yung mind natin, lahat po ng isi-share ko today and i-share po ng mga speakers po natin, mas madali po natin na-appreciate kasi open po yung mind natin. So sa lahat po ulit ng magpa-participate at naririnig ako loud and clear, okay lang po ba mag-thumbs up tayo dyan? Yan, para makita ko yung mga nagta-thumbs up. Yan, thank you, thank you. So nakakatuwa po for today kasi ito po isang magandang balita dahil despite po ng mga lockdown, kahit po tayo po ay may mga pagsubok na pinagdadaanan, mga challenges and struggles sa buhay natin, naniniwala po ako malalagpas at malalagpasan din natin yan. And today po, nakakatuwa po ang pag-uusapan po natin yung mga solusyon na pwedeng makatulong po sa atin at sa buong pamilya po natin. So excited na po ako. Ayoko na po tatagalin. Straight to the point na. Yan. So sa lahat po ng mga bagong pasok, welcome to our Zoom Cloud Meeting. Sana po maging excited po kayo katulad ko. Yan, excited ako lagi. Yan, excited kasi ako kasi napakadami na naman po natin mga taong matutulungan. Ako po yung mag-share screen lang. And bago pala ako mag-share screen, no, I just want to thank everyone for being here. Maraming salamat po sa binigay niyo pong oras. Ako po, kasama po ng mga taong nag-invite sa inyo, yung mga coaches po dito. Ina-assure po namin kayo na lahat po ng binigay niyong oras at ibibigay niyong oras is worth your time. So na-appreciate po namin yung nandito po kayo. Yan, marami pong salamat. So ito po, i-share screen ko na po ang aking PowerPoint. Yan. May narinig kayong ano. Yan, ito na. So sabi po dito sa balita po, this was last two weeks ago po, sabi niya mawawalan daw po ng trabaho dahil sa COVID-19, posibleng lumobo ng 10 million ayon sa DOLE. So recently po, meron pong balita na sabi po dito,
Kung aside po sa 10 million na mawawalan po sa buong Pilipinas ng trabaho, meron po more than 16,000 na OFWs ang ipapauwi sa Pilipinas. Dahil po, even yung mga malalaking companies are now filing bankruptcy. So, sa panahon po ngayon pala, wala na talagang assurance. Kahit akala mo maganda yung trabaho mo before, pero pag sinabi ng employer mo, I'm so sorry, we need to shut down yung office natin or yung company natin, wala ka pong choice. Ang problema niyan, kung wala kang savings, wala kang backup, paano ka na? So, ang good news po niyan for today, ang share po namin sa inyo is isang solusyon na pwedeng makatulong po sa atin na kahit po bumalik po yung ganitong klaseng pandemic, kayang-kaya pa rin po natin bumangon. So, sa mga nandito po, ang campaign po natin is Empowered Consumerism. As you can read sa screen nyo, nakalagay po dito, Empowered Consumerism. Ano po ba yan? Or tawag po namin dyan, EC, Empowered Consumerism. It is a business platform lifestyle. Yes, correct po. Ito po yung narinig nyo. Business po siya, negosyo po siya. At sa panahon po ngayon, kailangan may another source ng income ka. Maulit man yung ganitong pandemic, may pagkukuhanan ka. And also, ito pong platform po natin na Zoom platform. Ito rin po yung isa sa mga gagamitin natin para magawin tong business natin. So, making ordinary consumers become empowered by sharing them the economy of a tested and proven system and platform. So, paano ba ito? Ano po yung sinasabi nilang consumers na yan? So, tayo po yung tinatawag na consumer. And almost every day, we buy things. Araw-araw po, ibili tayo ng toothpaste, sabon, shampoo, kahit kape, damit, di ba, tubig. Everything na essential po natin, na ginagamit natin pang araw-araw, lahat po yan binibili natin. At ang sarap-sarap po pag nasa grocery tayo, di ba? Ang sarap mamili. Yan, we buy things. Kapag binili po natin, ginagamit natin yan. And we consume. We buy, we use, we consume. Cycle po yan. Pag binili mo sa grocery, gagamitin mo. Pag naubos mo, bibili ka na naman. Kaya magugulat ka, at the end of the day, wala ka pa rin ipon kasi lahat po ng sweldo natin napupunta lang dyan. Pero itong good news niyan, what if you buy, you use, you consume, may additional po, but you earn. Sa mga gusto pong gumamit, bumili, gumamit ng produkto, at habang inuubos, ginagamit ang produkto, kumikita, magtamsa po tayo dyan. Yan. So, yun po yung platform natin. Habang ginagamit po natin yung mga products natin, essentials natin, yung pang-araw-araw natin ginagamit, pwede ka palang kumita doon. At ang tawag mo po doon, pwede ka palang ma-empower. At kapag na-empower ka, as consumers, tayo po kasi yung end user, taga-bili, tayo po yung taga-bili lang. Example po yung product galing sa factory, manufacturer, pinasa sa wholesaler, sa retailer. Tayo po yung consumer, end user, tayo po yung taga-bili lang. Walang kita. Dito po sa Empowered Consumerism, you can be empowered at pwede ka pong maging empowered entrepreneur para po kumita ka. Imagine mo, habang binibili mo yung produkto, ginagamit mo yung produkto, pwede ka palang kumita. Yun po yung campaign po natin ngayon. At sabi po ni Chinkitan, one of the inspirational speakers po, sabi niya, siguro panahon na para tayo ay maging isang negosyante. Para may income pa rin tayo kahit anong krisis ang mangyari. Marami po sa atin sinasabi nila, eh, hindi ko naman kasi linya yan. Naku, pasensya ka na. Marami pong mga ganun. Ito po, sasabihin ko po sa inyo. Thai celebrity turned grab rider. Imagine niyo ang gwapo po nito. Siya po ay artista, pero bakit po siya nag-grab rider? Dahil yung pangangailangan po niya at ang pamilya niya, yun po yung kailangan niyang tustusan. Siyempre sa panahon po ngayon, wala pong mga shooting. Imagine niyo rin, ABS-CBN nga, napakalaking company. Hindi nga po, wala pong mag-iisip na mag-shutdown po yun one day. Imagine niyo po, napakadami pong empleyado noon, napakadaming artista. Wala pong masama maging grab rider basta legal, ethical, moral ang negosyo mo, pwedeng-pwede yan. Lalo na kung isipin mo kung may pamilya ka. Meron po dito Thai cabin crew, naging turn grab rider. Imagine mo, ang ganda po ng posisyon nito pero naging grab rider na. Olympic medalist Japanese fencer turned Uber Eats rider. Imagine mo, kasi ngayon wala naman pong mga tournaments. Tapos ang maganda pa dito, siya po, di ba? Pwedeng-pwede niyang gawin itong Uber kasi imagine magde-deliver lang siya, 'di ba? Tapos imagine mo Thai pilot turned grab rider using his BMW R
1,200 oh, GS Adventure. Imagine mo, napakamahal po ng BMW. 1 million po ang halaga ng motor po na yan. And hindi po mura magpaaral ng isang piloto. Napaka mahal. And malaki din yung sweldo ng piloto. Pero sa panahon ng pandemic, paano ka kikita magpapalipad ng airplane kung wala namang pong biyahe? So ito, hindi po masama magkaroon ng additional income sa panahon po ngayon. At sa panahon po ngayon, kailangan, ang importante, maihahain ka na pagkain sa pamilya mo. Yun po yung kailangan yan. Ang maganda po dito, kahit ikaw empleyado, housewife, estudyante, professional, self-employed, negosyante, and even OFW. Ito po, empowered consumerism, pwede mo pong gawin kahit part-time. Bakit ko sinabing kahit part-time? Imagine niyo po, ako po ay isang estudyante nung ako po yung na-encounter ko ang empowered consumerism. Ginawa ko po ito part-time. Then eventually, ito na po yung ginawa kong career. Yan. So tayo po ay back up with a 14-year-old tested and proven system. Imagine mo, ganun po kalaki, katatag yung ating backup na sistema. At meron siyang local and international recognition. At tayo po ay nakapag-create ng more than 10,000 empowered millionaires all over the world. Hindi biro mag-create ng isa, ng dalawa. Imagine mo, 10,000 mahigit po sa buong mundo. And last year po, we have 142 billion in sales. Hindi po million, pero billion po yung kinita nitong company po natin. Ibig sabihin, ito pong negosyo po natin, very stable at marami na pong napatunayan. And tayo po ay partnered with world-class manufacturing companies. Ito po yung Nature's Way, DSM Bright Science, AMS Life Science, and Weather Global Nutrition. Sila po yung mga multi-billion dollar company, multi-billion euro company, multi-billion yen company. Hindi sila basta-basta manufacturing companies lang. Sila po ay mga world-class. Ang Nature's Way po, more than 50 years na po siya, nag-exist sa US. And kung ikaw po ay magne-negosyo sa panahon ngayon, unang-una mong tatandaan, kailangan T. Kailangan nasa trend siya. Ano yung trend ngayon? Ang uso pa sa panahon po ngayon ay negosyo. Halos lahat po naghahanap ng pagkakitaan. Negosyo po ang solusyon sa panahon ngayon. At ang trend po ngayon is online business. Kasi imagine mo, wala na pong mga social gatherings. And kung magne-negosyo kayo, magtatayo ka ng traditional business sa panahon po ngayon. Lugi ka, kaibigan, kasi wala na pong nagpupunta sa mga malls, more on deliveries na lang po. More on, sinusuportahan po ng mga tao ngayon, mga online business na. So very, very trendy po ang mga online home-based business sa panahon po ngayon. And also, ang products po na trend ngayon, yung mga essentials, yung mga pangangailangan na kailangan natin, na ginagamit natin every single day. El, kailangan makapag-build na loyalty. Ano tong loyalty? Kailangan ng produkto mo, number one, may USP, unique selling proposition, kasi napakadaming competitors dyan sa labas. Pero bakit ikaw ang pipiliin ng customer mo? It's because your product is very, very unique at maganda at world class. Kasi syempre, saan ba bibili yung mga clients mo, mga customers? So dapat dun na sa kilalang kilala na. And also, kailangan highly consumable yung products mo. Siyempre, kung ikaw po ay magne-negosyo sa panahon ngayon, kailangan yung madaling maubos, like pagkain, ginagamit araw-araw, para meron kang reorders every week and every month. So, tandaan po, kung ikaw po ay magne-negosyo, kailangan may TLC, Tender Love and Care. So, aside from Tender Love and Care, it should be nasa trend, nakapag-build ng loyalty, and highly consumable. And ang product po, ang business po natin ngayon ay natataon, kasi online business po, and natataon din ang product po natin ay essential. Sa panahon po ngayon ng COVID-19, until now, wala pa ring cure. All we can do is to strengthen and increase our immune system. Hindi ka naman basta-basta mahawaan ng COVID-19. Basta ikaw po ay nag-iingat, laging nakamas, laging malinis, at ikaw po ay protektado 24/7. So we have our product, flagship product po natin, it's C24/7. It's a round-the-clock protection. Meron siyang 22,000 phytonutrients or nutrients coming from the plants. Imagine nyo, ganon karami ang laman ng C24/7 natin. It has 140 components or ingredients na meron siyang vitamins, minerals, fruits, vegetables, amino acids, spirulina, green food, mushrooms. Everything po yan in one capsule. At ang
pinakaganda po nito, meron siyang antioxidant enhancers and 100% excipient-free, 100% all-natural po ito. Pambalot, lahat, kapsula, pati po yung laman, all-natural po ito. From simple colds and cough to stage 4 cancer, pwede po niyang prevent. Ang unang-unang ginagawa niya, ini-enhance and strengthen ang immune system natin. Kung may kakilala din po kayo, nahihirapan po mag-detoxify ng body, may constipated, napakaganda rin ang C24/7 natin. Kung meron kayong kakilala, may high blood pressure, high blood sugar, high cholesterol level, maganda rin ang C24/7 natin. And then also, kung meron din kayong kakilala na gusto mag-anak, maganda rin po ito. It also helps to prevent cancer of any origin. Simple yan na lang po natin. Simple ang opposipon hanggang stage 4 cancer, pwede po niyang ma-prevent. Correct ang narinig nyo sa akin. Sabi ko po, prevent. Kasi naniniwala tayong lahat na prevention is better than cure. Sa lahat po ng naniniwala na prevention is better than cure and health is wealth. Mag-thumbs up nga po tayo dyan. Alright. Kasi sa panahon po ngayon, kahit napakayaman mo, pero natamaan ka ng COVID-19, baliwala din lahat ng yaman mo. So, ang kailangan po natin is strengthen and increase our immune system. Next product po natin, ito po ay Eye Protect 24/7. It's a necklace po. Wearable po ito. Kahit saan ka magpunta, protektado ka 24/7. So, kapag po may nag-sneeze sa harapan mo, may umubo sa harapan mo, bago mo pa ma-inhale, mapinapatay po niya. Within seconds, sa mga bacteria and viruses, it's a mobile protection, antibacterial, antiviral, antifungal, and also increases our immune system. At ang maganda po dito, naka-engrave po dito, nakalagay po energy, lowers the impact of EMF, electromagnetic radiation. Ang radiation po can cause simple colds and cough to stage 4 cancer. Ito po, kahit saan ka po mapunta, protektado ka po. Next product natin, energy diffuser. Ang energy diffuser, it's a sticker naman po. Ilalagay lang po sa likod ng cellphone mo, sa tablet, sa laptop, sa desktop. Actually, pati nga po, nilalagay rin po namin to sa television, sa remote control, electric fan, aircon, lahat po ng electronic devices. Maganda po, lagyan ng energy diffuser kasi lahat po yan, may mataas po na radiation. At ang radiation, katulad po na nabanggit ko, can cause simple colds and cough to stage 4 cancer. Especially po kung may mga anak po kayo, may mga kasama kayo mga bata sa bahay, sa mga panahon pa naman ngayon, bawal lumabas ang mga bata, bawal maglaro. So ang gagawin lang nila, manood ng TV or manood ng YouTube sa cellphone or TV, malakas po yun sa radiation. At sa mga tao pong mahilig matulog, nakatabi ang cellphone, lalo na kapag naka-on ang internet, naka-on ang Bluetooth, naka-on ang Wi-Fi, malakas po sa radiation yan. So, nilalowers niya yung impact of electromagnetic radiation natin with clinical studies and from Oregon, USA. Next product po natin, Live and Coffee. Ito po, lahat naman po nagkakape. Pero habang nagkakape ka, may mga health benefits ka. It is the world's first alkaline coffee. Pag sinabi mong alkaline coffee, ito po yung kahit po acidic ka, pwedeng-pwede ka po uminom ng kape po nito. With 16,000 phytonutrients. So, nutrients coming from the plants. So, ito po, from simple colds and cough to stage 4 cancer, pwede po mag-prevent nito habang umiinom ka ng kape. So, you can enjoy it in original, latte, cappuccino, and sugar-free. Next product po natin, papayat ka in a natural way sa ating Burn Leave and Coffee. So, habang nagkakape ka, pwede ka pang pumayat. With green tea extract, Garcinia Cambodia, L-carnipure, at ito po ay sugar-free. Ang maganda po nito, it increases our metabolism, yung energy natin, yung feeling mo lagi kang gutom, ito po ang kailangan mo, ang ating Burn Leave and Coffee at sugar-free po siya. So meron naman po tayong upgraded in a tablet form. Ito naman, meron din siyang Garcinia Cambodia, yung nakikita niyo po sa ating kape, dinagdagan lang po siya ng white kidney bean extra, yun na po yun, nakapag-help block the fats, and fat production decreases our belly fat and also it improves our metabolism. Next product natin, White Light, the world's first sublingual glutathione spray. Pag sinabi mo glutathione, akala po natin pampuputi, pero ang glutathione po is one of the powerful antioxidants. Ang maganda po dito sa ating glutathione, meron siyang 2,500 mg ang L-glutathione at 1,000 mg ang vitamin C. Kasi ang glutathione without vitamin C, hindi siya fully ma-absorb ng katawan natin. And also, additional information po, yung mga sabon, lotion na glutathione,
Hindi po yan effective kasi kailangan po ang glutathione ay pinapasok sa loob ng katawan natin. At nakalagay po dito is sublingual under the tongue application. Sa ilalim po kasi ng dila natin, marami mga open glands dyan. So, diretso po yan sa bloodstreams natin. So, mas effective po to compare sa capsule or tablet form. Mas safe naman to compare sa injectable. So, it slows down our aging process. It also increased our immune system. Maganda po itong white light natin. Next product natin, favorite na favorite ko dahil ako po'y masipag maligo. Deep cleansing and whitening bar. Ito po ay 100% all natural, no harmful chemicals, and dermatologically formulated. Yung nakikita nyo pong orange dyan, ayan po yung whitening ingredients natin. Ayan ay tawag Lumen 8. So, hindi lang siya papaya, hindi lang siya kojic. So, meron siyang 8 powerful ingredients para pumuti ka at kuminis ka. Meron din po yung cleansing ingredients na ito po ay bamboo charcoal, yung color black na nakikita nyo, detoxify, deodorizes, and removes blemishes. So, habang nililigo nyo po ito, naglilibag kayo ng pusa. So, kumikinis po kayo in a natural way. And with peppermint essential oil. So, kapag iniligo nyo to, very, very energizing, refreshing, and anti-aging. So, marami pa po tayong mga products. All you have to do is to change lang po yung ating ginagamit sa panahon po ngayon. Change mo lang po ng brand. So, mag-shift ka lang po. Example, you are using Nescafe or Kopi ko. Ang gagawin mo, habang wala na pag mahilig ka magkape, kasi ako po mahilig magkape, umaga, tanghali, gabi, hapon, kahit mainit, di ba? Bago matulog, nagkakape. Kape, 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 kape. Nako po, baka kabado ka na. Magugulatin ka na, kakakape mo. Ang maganda po sa Live and Coffee natin, ikaw po, nag-e-enjoy ka na ng kape mo, healthy ka pa. So, maganda po niyan. Papalitan mo lang po yung brand mo. Mag-change brand lang po tayo. At habang ininom mo yung kape, ginagamit mo yung mga products po natin, kumikita ka. Healthy ka na, kumikita ka na, at nakakatulong ka pa sa iba. Sa lahat po nang na-appreciate ang mga products po natin, mag-thumbs up nga po tayo dyan. Yan, we have other products pa po, pero yung taong nag-invite po sa inyo, yung mag-i-explain na lang po ng other products po natin. So, today, I'm so excited pa din. Yan, nandiyan pa ba kayo? Yan, yung iba kasi sabi nila, grabe naman. Grabe, parang inaantok ako kanina, pero dahil ang taas ng energy ni Mentor Michelle, yun talaga. Ito po ang aking normal voice. Ano pa kaya pag excited na ako, di ba? Biro lang po. Yan, so inaaliw ko lang po kayo. Kung ako po ay pinakinggan nyo, mas pakinggan nyo po itong taong to kasi ito po ay very, ano po eh, unang-una ko po siyang na-meet medyo years ago. So, teacher po siya by profession. Siya po ay naging prince. Actually, sa isang araw, napaka-busy na itong taong to. Teacher na siya, principal pa siya, negosyante pa siya. So that time, nung na-meet ko siya, sobrang busy niya. So nung shinare ko po sa kanya, shinare namin yung empowered consumerism sa kanya, mabilis po niyang na-appreciate po ito. Kasi imaginein mo, sa busy tao niya, sabi niya, wala na talaga siyang oras sa sarili niya at sa pamilya niya. Tapos, hindi ganun kalaki yung kita niya. But with our system, empowered consumerism, you can enjoy your time with your family na kumikita ka ng malaki. Sino dito yung gustong-gustong i-enjoy yung maraming oras kasama ang pamilya habang kumikita ng malaki, mag-thumbs up tayo dyan. Alright. So, ayoko na pong patagalin. Kung ako po yung pinakinggan nyo, mas pakinggan nyo tong taong to. Siya na po ang magkukwento ng story niya. So, okay lang po. Bigyan po natin ng maraming thumbs up para kay Coach Anton Montoya. Yan. Thank you. Nandiyan na ba si Coach Anton? Are you there? Naka-unmute na ba? Yes, he's ready to go. Yan. Pwede na, Coach Anton. Yes, hello. Yan. And naririnig ba? Yes, naririnig ka po. Loud and clear. Yan, easy morning sa ating lahat. And thank you so much kay Mentor Michelle Go sa product presentation. Now, totoo po yung sinabi niya. That was 9 years ago. I was so busy sa pagtuturo and at the same time sa pagiging admin as a school principal. And ang nag-invite po sa akin that time is isa sa mga mananahi namin, si Abner Dixon. So akala niya that time, I was just making an alibi na huwag pakinggan yung business. It was all because I'm so busy. Pero one time, nung nagkaroon kami ng parang semestral break-in sa school namin,
I had the chance para pakinggan yung opportunity, hindi dito sa Pampanga, hindi dito sa Aquila City, but in Metro Manila. So to make the long story short, after nung presentation na parang ganito, kaya lang live yun, so face-to-face yun, after that nagustuhan ko yung opportunity, I never second thought, and then nag-join kagad ako. And through the PowerPoint na ipipresent ko sa inyo, I would like to share screen para makita ninyo how I started, and at the same time, paano yung mga kinuwento na mga products, easy products ni Mentor Michelle, is we could make such an income. And paano yung system and platform ng easy program natin would like to help everybody else, hindi lang para kumita ng kaunti, pero kumita ng mas marami as far as savings is concerned, or even buy what you want, but you need as well, o yung tinatawag nating mga pangarap. Now, if you are ready, dali lang, i-share screen. So, i-play ko lang yung PowerPoint. And there you go. Nakikita ba, Mentor Michelle? Yes, okay, okay, maganda. Nakikita siya sa screen? Yes, okay, okay. Siya. Thank you. So sa lahat ng mga nagiging sa mga members and mga non-community member ng Empowered Consumerism natin, dito sa pag-uusapan natin, walang ibang bida dito kung hindi ikaw. Yan. Kaya tama yung tema natin dito, ikaw ang bida dito. Now, Empowered Consumerism is fueled by Alliance in Motion Global. Our main company source natin ang Alliance in Motion Global, as we mentioned by Mentor Michelle Go. Now, dito sa Empowered Consumerism, consumers are hereby given, madali kasi yung i-define ito, consumers are hereby given the chance to earn. So, bibigyan ka ng pagkakataon na kumita through this platform shared economy system. And of course, sa Pilipinas, marami naman na trabaho, although tama yung statistics kanina, marami yung mawawalan ng trabaho, but good thing mga Pinoy madidiskarte talaga anywhere. But the thing is, may trabaho man or part-time sa panahon natin ngayon or even before the pandemic na COVID, ito yung reality. Papansinin natin, 95% ng mga Pilipino na-experience ito. Lalo na sa panahon natin ngayon. 95% ng mga Pilipino had this bracket na monthly income na 10 to 15,000, 15 to 25,000. 30 to 50,000, 60 to 100,000, 500 to 1 million. Depende kung anong trabaho. But at the end of the day, meron din naman expenses. So pansinin mo, mathematically speaking, kung ano yung income na pumapasok, yung monthly expenses, yun din. The worst thing is, lalo na sa panahon ngayon, let's say ang income bracket ng isang padre de familia is 10 to 15,000. Ang worst is, ang gastos is 15,000 to 25,000. So, ano po ang mangyayari pag gano'n? Siyempre, may mga mahihiram o magkakaroon po ng mga debts or utang. But assume natin, pareho yung pumapasok na income at saka expenses. At the end of the month, you think by savings? Kahit tahimik ka, alam ko kung ano iniisip mo. Zero or no savings at all. Nasanay yung mga Pilipino very relaxed. Kahit walang savings, basta masaya, basta nagkakasama-sama at nakakain din naman, okay. But the thing is, after mo itong makita na zero or no savings at all tayo, at bigla tayong datnan ng pagkakataon na kamukha nito, hindi na maganda na walang savings. So, at bigla kang magkaroon ng malubhang sakit. Hindi man yung walang trabaho, kundi yung malubhang sakit. Pag nagkaroon ka ng malubhang sakit, pati trabaho mo, damay. What if magkaroon ng aksidente, unexpectedly? May gastos ba pag aksidente? Of course. At the same time, magkaroon ng natural calamities like this. So this is not man-made pandemic, but it's natural. But of course, very chaotic ito. Pag tayo ay walang savings at bigla tayong dinatnan ito, nakakatakot talaga. And of course, bigla pa tayong manakawan. So hindi maganda na walang savings kung tayo dadatnan ito. The worst thing, sabi nga ng mga matatanda, di baling manakawan, wag lang sunugan. So pag nasunugan tayo, lahat ng mga gamit mo sa bahay, lahat ng mga properties mo na binili mo, na in-acquire mo, eventually, damit mo na lang at sarili mong pangangatawan ang masasave. Swerte ka kung masasave ka. But the worst is, kung masama ka dyan, what will happen to your family?
So having no savings at all or zero savings, lalo na sa panahon natin ngayon, it's not that good enough. So we will be in hot water kung sakali man na hindi tayo marunong mag-manage ng ating mga finances, konti or marami. Now, ano ngayon ang significance nitong empowered consumerism personally sa iyo or personally sa akin? So as defined, empowered consumerism are hereby given, consumers are hereby given the chance to earn through this platform na empowered consumerism ay yung sistema natin. Anong purpose? Bakit namin sinashare sa inyo itong easy business natin? Simple lang ito. Happy family equals with savings. Savings equals happy family. So, para maging masayang familia, family nino, family natin, dapat magkaroon tayo ng isa sa mga magpapasaya is the savings. Okay? So, paano tayo ngayon makaka-join through this platform? Just shop wholesale easy package. So, total, bumibili ka rin naman sa labas to join this community. So, just shop wholesale easy package. Ano yung mga wholesale na yan? Ayan. So, shop products for $899 and maximize our platform. Okay? So, ano yan? Meron tayong easy package A na worth $899 ang ilalabas mo, pero yung product returns mo is $15,145, which it's more than the capital na pinot up mo. Meron din tayong package B, $899, $12,290 ang returns mo plus other benefits. And then meron tayong easy package na $899 din, ang product returns mo is $14,280. So in short, dito pa lang sa package na bibilin mo, sulit na dahil yung nilabas mo at yung babalik sa'yo, yung babalik is more than dun sa capital mo. Okay? And then, for sure, yung mga first-timer na guest natin as of now, yan po ang iniisip. Mahal naman yan, 899. Kung kailan walang trabaho, kung kailan mahina ang negosyo, kung kailan walang income, at saka kami gagastos pa ng 899. So, simple lang ho naman yung 899 na sobrang late po niyan as compared kung nagpaplano ka na magnegosyo maliban sa amin o nagpaplano ka na ikaw ay pumunta ng ibang bansa. So, let us justify na itong 899 na to sobrang sulit at sobrang mura. Tingnan natin. Okay? So, isipin mo to. Yung ginagamit mong shampoo, may pandemic or wala, definitely mag-shampoo ka. So within 7 days times 2 pesos na lang. So 14 pesos per week ang gastos mo. O itong 14 pesos per week times 52 weeks sa loob ng 1 year ang ginastos mo is 780 pesos. And of course, 780 pesos times 10 years ka nag-shampoo, ang gastos mo is 7,800 pesos. So we are computing ha, doon sa mga products na binibili natin and yet wala naman bumabalik sa atin. 780 pesos per year times 20 years na nagsha-shampoo ka. So imagine mo, baka hindi tayo nagmimintis na mag-shampoo. Ito, once a day lang ito. And of course, this is 15,600. So ito naman, 780 pesos times 30 years ka na nagsha-shampoo. Let's say 30 years old ka na. Like me, I'm older than that. So kung 30 years na tayo nagsha-shampoo, within a year, gumagastos tayo ng 780 pesos. Ang gastos mo is, na hindi mo na malayan, is 23,400. So sa loob ng 4 years na nagsha-shampoo ka, this is about 31,200. Eh what if 50 years ka na nagsha-shampoo? 39,000 na ang ginastos mo na hindi ka naman namamahalan. Okay? Kasi they come in small amount. But of course, pag kinumpute natin sila, this is 39,000 plus. Okay? So, kung papansinin mo, what if 100 years old ka na? Ang tanong dyan, nagsashampoo ka ba ba? So, kung ganito na itsura mo, pangit. Ang dati, o tingnan mo yung buhok niya, ganda-ganda, tapos bigla, tuloy na wala. So, huwag kang mag-alala, tatanda din tayo, magiging ganyan din itsura mo. Una-unahan lang yan. Sino gusto mauna? So, pagbigyan na natin, let's say gusto mag-shampoo. Magkano ang gastos natin dyan? This is about, medyo naka, let me hide this one. Magkano ang expenses natin? So,
Kita pa rin at Michelle. Mentor Michelle. Yes, okay. Screen. Okay. Oh, kitang-kita ko. Wala ha, grabe. Ang laki ng gastos natin. This is 78,000 pesos ang ginastos mo. Eh, let's say sabihin mo, Sir Anton, hindi naman ako 100 years old. Ha? O kung lima na lang kayo sa household ninyo, nanay, tatay, isang dalaga, tsaka isang binata, at tsaka binatang dalaga, imagine mo yon. So sabay-sabay kayo nag-shampoo, definitely this 100 years na you are consuming products na like this shampoo, ang cost nito is 78,000 pesos. Pero itong manufacturer ng sunset na to, ni 5, ni GIS, ni piso, ni 2 piso, wala kang rebate na tinanggap coming from this big company. You end up as end user. Okay? So, pansinin natin, murang-mura na yung 899. Bakit? Kasi yung 899 mo may bumalik na 15,000, may 12,000, may 14,000 na product return. While in fact, dito sa shampoo na to, ni 5 kahit hindi duling, hindi bumalik sa'yo. And of course, ito pa. Over the last 20 years, according to economists, ito po ang naging research. Baka first time niyo po itong makita. Total, ni-record naman ni Coach Ryan. So, you could have it as your reference. Toothpaste, natural. Kahit wala itong business natin sa easy business natin, definitely mag-toothbrush ka pa rin naman, of course. Magkano na ang ginastos natin sa toothpaste over the last 20 years according sa mga expert, sa mga economists, ito po siya. 20 pesos times 26 weeks over the last 20 years, ang ginastos mo na, then, that is 26,000 pesos. Shock ka, no? 26,000 pesos. Eh, syempre, pag naligo ka, sabi nga ni Mentor Michelle, masipag maligo. So, lalo na ngayon, medyo mainit. So, bago maligo, mag-toothbrush, and then, pag maliligo, na mag-shampoo. So, ito na ngayon. Ito yung gastos within 20-year period. 20 pesos times 73 of 5 days times 20 years. Imagine mo, 29,200 pesos ang ginastos mo na in any form of sabon. Mapa-dab man yan, mapa-safeguard man yan, mapa-ajax man yan, mga nagtitipid. Mapa-ola man yan, kung sino man yung dinatnan yung ola. Si Dr. Jing siguro dinatnan yung ola. Yan. Dr. Jing, nakasama namin yan sa Maldives when we had our trip. Anyway, itong shampoo. Itong shampoo, pansinin mo yung grid niya, yung percentage sa graph is mas mataas. Tingnan natin ha. 780 pesos. Yung kanina shampoo na diniscuss natin, this is 15,600 pesos over the last 20 years. Ang tanong dyan, toothpaste, sabon at saka shampoo, sabay-sabay mo bang kinukonsume yan? O ng buong family? The answer is, of course. So, pansinin mo, itong coffee, last. Itong coffee, sa graph natin, this is just an approximate of 70%. While the rest, mas mataas. So, ibig sabihin, magkakape minsan, minsan hindi, minsan tamad magkape, minsan adik sa kape, minsan once a day na mag-coffee, once a week, minsan every day. So, tingnan natin, on an average of 20 years na paggamit ng kape. Okay? Ready ka na? Ready na? So, suspension yung iba, no? Nasa-shock na. Ang dami palang gastos na. Hindi na mamalayan na walang bumabalik, no? So, 6 pesos na lang times 365 days per day times 20 years. Tandaan. Alam mo magkano gastos dyan? O, huwag mo na i-calculator para di ka na mahirapan. Ang gastos niyan is 43,800 na tumataginting na pera. So, to top it all, 26,000, 29,200, 15,600, 43,800. Palagay nyo, may halaga ba yan? May gastos ba yan? Of course, merong gastos yan. So, pag sinum up natin yan, magkano ang ginastos mo sa toothpaste, sa sabon, sa shampoo, sa coffee, in all, na wala namang bumalik sa'yo na income rebate coming from those big companies. That's the sad part. Ang laki ng ginastos mo, pero walang bumalik sa atin. Walang nag-deliver na LDC na cheque sa bahay mo. Oo, dahil gumamit ka ng toothpaste, shampoo, coffee, and sabon namin, ito yung 13 pesos, rebate nyo po. Never na nangyari yan in our
entire lives. Now, kung papansinin mo, namamahalan ka kanina doon sa 899. Tanong, hindi ka ba manggigigil sa ginagamit mong kape, shampoo, sabon, toothpaste, na ganyan kalaki ang gastos? Let's say, assume natin, dilipas ulit ang another 20 years. So, ibig sabihin, dahil sa inflation, mas lalaki ang gastos natin. So, syempre, these are daily na mga ginagamit natin. It consumes our finances. Let's say, kung wala kang trabaho ngayon, let's say, may savings ka pa na 20,000 or 30 or 50 or more than that, eventually, kung wala ka ng other source of income, itong mga basic commodity pa lang na apat, wala pa yung iba dyan, talagang kinakain na araw-araw yung iyong savings, and eventually, you will end up zero or no savings at all. So, i-sum up natin itong apat para naman hindi ka ma-shock magkano yung ginastos muna. Okay, so yan. 114,600 expenses without any benefits, rebates, and income. Imagine mo yan, no? Kumbaga, natataasan ka dun sa 8,999. O sabi natin, round up na natin na 9,000 pesos as puhunan dito sa Empowered Consumerism. And yet, dito sa hindi mo napansin na dumaan sa buhay mo over the last 5 or 10 or even 20 year time, na gumastos ka ng 114,600 expenses without any benefits, rebates, and income at all. And you realize na yung mga ginagamit natin, mga basic product inside our home, nakikinabang tayo and yet hindi tayo nakikinabang. What does it mean? Yung pera natin, tuloy-tuloy, eventually lumalabas, pero walang bumabalik. Okay? So, ito yung tinatawag na Applied Empowered Consumerism. Dito sa program natin, yung mga basic products na ginagamit din naman natin sa bahay, we have all of them available in our program. Ibig sabihin, yung mga products na ginagamit mo daily, nandyan din naman sa Empowered Consumerism natin, they're available. Sabi nga ni Mentor Michelle kanina, it's just a matter of changing brand. So for me, it's a matter of changing brand and understanding na yung pinapalit mong brand is more than doon sa existing brand mo. What do you mean by that? Let's say yung sabi mo na lang, safeguard. So ang advertisement sa TV, nag-aalis ng germs, nag-aalis ng libag, nag-aalis ng bad odor and everything. Eh imagine mo, why don't you try our soap? Una yung ating pong deep cleansing bar soap. Imagine mo, meron siyang charcoal with 8 lumen derma complex. Lumen 8 derma complex suggested by dermatologists. Imagine mo, ever since nung adolescent po ako, gumagamit ng safeguard, pero hindi nawawala yung mga pekas, hindi nawawala yung mga acne. Imagine mo, yung mga wrinkles, hindi rin naman nag-tone down. But eventually, with the soap na meron tayo, yung deep cleansing, yung pong maraming acne, dami yung testimonial niyan, yun hong nabanat yung balat, and at the same time, kumanda yung balat, pumuti, and at the same time, naging glowy yung balat. Those are the many testimonials we have with the soap na meron mo tayo. So it means changing brand, it's all because mas maganda yung ipapalit mo. Maganda na yung brand, maganda na yung product, quality siya, and yet, every time you purchase, merong bumabalik sa'yo. As versus kanina, dun sa sinabi natin, na mga basic products na ang laki po ng expenses natin. Now, paano tayo kikita dito ngayon? Tingnan natin to. Are you ready? Okay? So, tingnan natin ito. First part, ito yung unang gagawin mo. Ito yung tinatawag natin dual community empowerment. Paano yung dual community empowerment? So from the word itself, dual, tapos community, ibig sabihin niyan, bubuo tayo ng mga community of users ng mga products natin. We empower them, ibig sabihin, tinuturuan po natin sila. Example, this is letter A dito sa program natin. Ito na tinatawag na on-the-spot bonus. Ano yung on-the-spot bonus na yan? Sino kaya to? Partner Ryan? May kamukha ba siya? Wala na. Ako yan. Mas guwapo sa akin ako, yan. Bago ako mag-easy program, yan ang itsura to. Yeah. Dapat masayahin ka.
Yan. So, paano yung on the spot na bonus? Let's say, itong si pangalanan natin si Boy Pogi. Baliktad ng itsura niya. Siyempre, dahil Boy Pogi siya, hanap siya na maganda. Ay kapansahan sa magmumuray. So, ito, ipresentahan natin via Zoom or online. Pag nagustuhan, sabihin natin si, ano to, si Rose. Yan, si Rose na maganda. So, si Rose na maganda dahil nakisama, pumunta, and then umattend dito sa Zoom program natin. Nung siya ay nag-join via 899 dun sa easy package natin, si Boy Pogi, ang kikitain niya ay 700 pesos. Wow! So, syempre, dahil naingganyo siya na may sumasama na maganda, hanap ka ulit na maganda. Ayan, sabihin na natin si, ano to, si Girly. Ayan, si Girly na maganda, sumali din, meron si Boy Pogi ng 700 pesos. Ah, may advantage pala pag Boy Pogi, no? No? Kasi maganda yung sumasali. And then, next, oh, ito, meron na naman, bagong graduate. Sabihin na natin, ang pangalan nito is si Jean na maganda. Ayan, si Jean na maganda, sumali rin. Siyempre, tayo nag-explain sa Zoom online na natin, activity natin. Sumali itong si Jean. So, si Boy Pogi, oh, meron din siya ulit na 700 pesos. On the spot bonus, meron kang 700 pesos. Of course, syempre, eh, may hindi mag-join dyan. Hanap ka yung maniniwala at mag-join. And of course, sa kakahanap mo, hindi naman puro araw-araw, Pasko at Valentine's Day na puro magandang nakikita mo. Meron din naman pangit na kamukha mo. Ay, hindi, joke. Kamugalang ni Boy Pogi, partner Ryan. Oh, syempre, natsebuhan mo, may diferensya din sa itsura. Joke lang po ito, ha? So, pag pangit po ang junyoin mo, wala akong 700 pesos. Tama ba yun, Mentor Michelle? Pagpangit walang 700. So, pagpangit walang 700 pesos. Hindi totoo, eh, no? So, kahit sino po yan, may 700 pesos. So, suggestion po namin, promote and share easy set products. Products po yan, nawala yung C. As many as you can, give everybody a chance. So every time na merong mag-join sa'yo, ikaw yung directly na kumausap, so meron ka 700 pesos. Next, nandito pa rin tayo sa dual community empowerment. Eto, mas malaki. B, meron kang 1,800 for every paired community. Paano po yan? Let's say itong si Boy Pogi, meron siya left community and right community. Si Girly, yan, sa left community. While si, ano kasing pangalan nito? Si Rose. Yan, ilagay natin sa right community. So, kanina meron siya 700, that's about 1,400. Pag nakita ng system natin na merong one left, one right, automatic, meron siyang 1,800 pesos. So, sa makatuwid, meron na siyang 3,200 pesos. Now, syempre, si Girl at si Rose, hanap din yan ng another community. So, assume natin meron silang nakita na dalawa. So, si Girl meron din siyang 3,200 pesos. Si Girly naman, si Rose naman, meron siyang 3,200 pesos. Kung reference natin ay si Boy Pogi, so meron siya ulit na another 1,800, meron siya ulit na another 1,800. In total, meron na siyang 3,2 plus 3,6, that is about 6,800 pesos. Of course, as expected, dahil maganda ang program natin, marami hong mag-join dyan. Basta masipag ka lang mag-promote via online sa panahon natin. Assume natin na puno left and right yung apat na leaders niya on the second level. So apat yan, 1, 2, 3, 4 on the left and right community. Si Boy Pogi, meron siya ulit na 1, 8. Apat na 1, 8 yan sa kanyang account. So how much is that? 7, 2 plus 6, 8, meron na siyang 14,000 pesos. Amazing, di ba? So ibig sabihin, what if this happened for about, sabihin natin, 1 week lang to 2 weeks? 14,000, pwede na po ba? Okay? As you promote your easy business, na magtutulungan naman ho tayo, as your group grows, ito po mangyari. Pwedeng Luzon, Visayas at Mindanao, at ibang bansa, pwede kang makapagpasali dahil meron tayong 22 to 30 business center na international outside Philippines. And of course, once that happened, meron kang left community and right community, ang mangyari dyan ay 1-8 na 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 1-8 na
kumikita ka ng tig 1-8 for every left and right community na nag-join. Now, 20 matches per day ang maximum natin, times 1,800. So you are capable and potential mong income for the day is 36,000 in a day. So kung one month naman ang computation natin dyan, that's 1,080,000 pesos per month. Wow! Yan ang sinasabi natin kanina. You could save money or at the same time, you could buy what you want, you could buy what you need or even get your dreams. Now, bakit meron kaming nababalitaan na kumikita masigit dyan sa 1 million? Simple lang ang kanilang ginawa. You are entitled to get more than one na account. So, pwede isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, pitong easy account ang kinuha ni Boy Pogi. So, kung isa-sum up natin yan, etong potential. 7 heads times 36,000 in a day, that is about 252,000 pesos ang pwede mong kitain. Samantala, no, ako po ay teacher, maabot lang ng 252 pesos per day. Ang baba, eh, no? So, eventually, sa loob ng isang buwan, ito ang pwede mong kitain sa pitong easy accounts na meron ka. Ito ang range niya. 10,080,000 in 1 month with your easy accounts. 7 easy accounts. Imagine that. Sa pitong accounts or pitong easy accounts na kinuha mo, ang potential na income niya is 10 million plus. Eh, Sir Anton, malayo pang mangyayari sa amin yan. Sabi na natin, 10% na lang yan. 10% of 10 million is 1 million plus. Sabi natin, 1% na lang yan. Ang 1% ng 10 million is 100,000 pa rin. So, 100,000 ang pwede mong kitain dito na pinaka-least na 1% lang. Imagine mo kung ang gastos mo sa bahay is 20 or 30,000, hindi may savings ka pa na 70,000. You could still enjoy. Okay, let's continue. And then second way, yung tinatawag na product consumption. Ano yung product consumption na yan? Let's say si Boy Pogi, nag-consume siya ng sariling product niya. So ibig sabihin, gumastos siya sa mga product niya, discounted pa siya ng 25%, meron pa siyang personal rebates. Ibig sabihin, kada binibili niya may 25% plus meron pa siyang personal rebate. Samantala, yung sabon na diniscuss natin kanina, bumili ka sa palengke, bumili ka sa grocery, bumili ka sa supermarket, hindi ka naman bibigyan ng rebate at hindi ka bibigyan ng discount. Tara, kung ikaw may sari-sari store, ima-mark up mo pa. So dito sa business natin, very standardized. Ibig sabihin, pag bumili ka, meron kang 25% plus meron ka pang personal rebate. Paano naman yung sa community mo? Let's say they're consuming products. So you are also empowered and they're also empowered. Bakit? Kasi kada bili nila may 25%, may personal rebate sila. Kung ano system na meron ka, ganoon din sa kanila. Second, ito siya. Itong dalawa na una mong in-empower, you get 5%, 5% all the way down to the 10th level. All the way down to the 10th level, meron kang 5% ng 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 overriding commission. So, ibig sabihin, kumikita ka hindi lang dun sa products na binibili mo na discounted ka. Kung hindi, kumikita ka, meron kang income sa mga binibili ng nasa community mo. So, might as well, syempre, pag sumali ka dito, wag lang ikaw mag-isa. Bumuo tayo ng community. First to 10th level on their product usage. Okay? So, ang mga tao dyan from first to 10th level, this is how many people na pwedeng gumamit ng products. 2,046 sum of people. Imagine mo yung kung may sari-sari store, kakailan pa bibili ang 2,046? Maliban na lang kung ano ka, kung Save More ka or Robinson or super laki na grocery. So kung tindahan lang yan, I think siguro mga 10 hanggang 20 lang maximum ang pwedeng bumili within a day. But ito, 2,000 plus na katao ang pwedeng bumili anywhere in the world, anywhere in the Philippines, pwede sila mag-purchase and ikaw meron kang rebate. Now, para maintindihan mo, paano kami magkakaroon ng rebate dyan? Second features nito is meron siyang compressed dynamo. So, kung hindi nagbebenta ng products yung first to 10th level, yung 11th to 20th level siya akyat. But let's assume plus 5%. Kung direct mo siya, you get another 5%. And let's assume computation. Let's say sabon. 35 pesos ang tubo mo times 5%.
That is 1.1 peso and 75 centavos times 2,046 katao. Sa buwan pa lang, kumita ka na ng 3,580.50 centavos. Eh, syempre, mag-toothpaste yan, toothbrush yan. Ang tubo mo, 35 pesos. Saan yung 35 pesos? Doon sa 25%? No. Yung 35 pesos, let's say si girly kanina bumili ng toothpaste, meron kang 35 pesos times 5% ng 35. So may 1 peso and 75 centavos siya times 2,046 tao. May 3.5 ka na plus. Plus, gumamit ng kape. Masarap na kape. Alkaline na kape. 60 pesos times 5%. 5%, meron kang 3 pesos kada kape times 2,046 ka tao. So meron ka ng tubo na 6,138. Or let's say, gumamit na C24/7 na the nutritional mainline product ng EC natin, EC business natin, 250 times 5%, 12 pesos and 5 centavos, times 2,046 tao. Meron ka ng 25,575 pesos. So, kung papansinin mo, wala nang effort to kasi sila na yung bumibili. Binibenta nila, may discount sila, meron silang rebate. Pero as far as you is concerned, meron kang kita dyan. Imagine mo, apat pa lang na product yan. Okay? Question niya, magkano naman ang total niyan? Ngayon o ngayon. So kung total natin yan, apat pa yan, ang total na pwede mong kitain is 38,874. O, diba? Ibig sabihin, hindi ka lang nagbenta, kumita ka, yan ang competition natin, apat pa lang na product yan. So ngayon, hindi na ganyan ang itsura mo. Mas masaya ka na ngayon na itsura mo. O, diba? At tawag sa'yo, magandang empowered consumer ka na. Bakit? Maliban dun sa may nagjo-join sa'yo, nag-prepare sa'yo sa mga products na binibili nila, meron kang ganyang kalaking income every month binibigay yan. Yung 1.8 everyday yan binibigay. And of course, you are empowered consumer. And ito pa, number 3, second to the last, UniPay plan. Ang UniPay plan, another commission na naman ito na ibibigay ng company sa'yo. You have the commissions on products again from 1st to 20th levels on your directs empowered group. So, papansinin mo, from 1st to 20th level, baka ngayon nyo pala makikita to, from 1st to 20th level, ang tao dyan, 1,048,576. Madami o madami. What if yan gumagamit ng kape araw-araw? What if yan nag-toothbrush using our toothpaste every other day? Every other day. Gumagamit sila ng products. Ang dami niyan. In short, saan ka makakita ng isang negosyo sa halagang 899, yung system na yan is yours to enjoy and maximize. Okay, next, stair step. So, syempre, pag sumalig ang tawag sa'yo, empowered consumer. Pag na-promote ka as silver executive, you get another 10%. Imagine mo yun. Na-promote ka na, meron ka pang 10%. Yung 10 points, saan magagaling? Sa mga product usage, kasi lahat ng products may points. Pag umabot ng 100 points, you are now gold executive, you enjoy 20%. Sir, pwede ba akong ma-demote yan? Hindi. So kapag ikaw ay silver na, di ka na babalik dun sa pagiging easy consumer. Pag ikaw ay gold executive na, di ka na babalik dun sa pagiging silver. And of course, the highest position, itong global ambassador, 1,000 points. Group sales points yan. Yung ginamit sa baba, aakit sa'yo. Yung ginamit mo, aakit sa'yo. Yung ginamit ng buong grupo mo, in total, diba, umabot ng 1,000 points yan, you now become global ambassador, you will enjoy 30%. Ganda, no? 30% saan? Sa mga products na ginagamit ulit ng iyong buong grupo. Okay? So, as big mentioned by mentor Michelle Go kanina, we produce 10,000 plus empowered millionaires with 42 billion in sales. That was last year. So, ibig sabihin, itong figure na to, and even this mga images na to, mga pictures na to, set a good example ng isang company na pwede mong salihan as of sa panahon natin ngayon. Now, before we end up, gusto ko muna pakita sa inyo ng mga siguro a little of 2-3 minutes pa what happened to me nung talagang sineryoso ko itong business na to na empowered consumerism. Okay? So, imagine nyo, we are the bowl of fish, and a goldfish.
So, ilan ang isda na tumalon? Isa, di ba? So, doon sa right side na bowl of fish, makikita niya makipot, maliit, and at the same time, hindi komportable, pwedeng babaho, pwedeng sabihin natin na walang peace of mind, laking magulo, stress, depressed. So, yun yung reality, picture of reality. Now, kung may bowl naman like our easy program or easy business, why don't you jump? Mas maluwag, mas matango, mas presko, mas komportable, and at the same time, we are on a team na pwedeng magtulungan. So, all you need to do is just jump. So, that was 9 years ago, ganun po ang ginawa ko. So, imagine nyo itong mga nasa right side na maraming isda. Imagine mo, those are my fellow teachers and my fellow school principal. So, nung nag-resign ako na mag-resign after one year doing it part-time, nag-resign ako kagad, and then expect what would they say. Sasabi nila, napaka-abnoy mo. Ang ganda-ganda ng trabaho mo, kahit bakasyon, merong sweldo, lumipat ka pa. So, definitely, hindi ko na sila in-argue about that. It's all because kahit anong pakita mong resulta sa kanila, once they're close-minded, ayan mo na lang sila, respect mo sila, and then just help them out later on, if possible. And then once I jump out of the comfort zone na meron ako sa depth ed, yung experience ko mas naging mas maluwag. But let us see yung discomfort ko that time. So imagine mo, this is me sa depth ed. Ang sweldo ko na lang is 3,737.70 centavos. So yung total deduction ko, as you could see on the screen, it's 9,469.30 centavos. Okay? So pansinin mo, ang daming deductions. So itong 3,7 na to, no savings in the bank, walang sariling bahay, hindi mapaaral yung anak sa private school, no car, of course, travel wala din, dream farm wala din. So my greatest dream is to have a farm, but of course, dahil dyan sa 3,7 na yan, forget about the farm. And of course, to help others. So instead na makatulong pa sa ibang tao, definitely, it's a bit tight, impossible. So I felt the pain. Sabi sa sarili ko, kasi na ako dito, 11 years na ako dito sa debt and dito that time. Sabi ko, kung didipas pa yung next 5 to 10 years or even 15 or 20 years of my life as a public school teacher, what will happen to me? So tuloy-tuloy yung wala savings, sarili, bahay, lala. So impossible. So nung nakita ko itong Alliance in Motion Global na ng program is easy business, easy platform, I never second thought. So the moment na I saw it, na it would lift up my life, yung buong family ko, nag-join kagad ako the moment na I saw it. And then the following day, nag-loan ako and then ulit. And then I joined after the second day. So I got with me 7 accounts. I started with 7 accounts. And then this is what happened to me. Mga ilan checking may tago ko previously. November 30 of 2011, ang range ng income ko kuha pala 60, 70, 80, 60, 70, 80. So good enough. Tama decision ko na umalis sa debt dahil 3,7 ako doon. And of course, syempre, umabot ng 193, umabot ng quarter a million, umabot ng almost 800,000, umabot ng 1 million, sumampa ng 1 million, sumampa ng masigit sa 1 million. This is 1.2, 33,000, 18,000, good for a month end. That is 1.4 million divided by 3,7 sa debt ed, umuwi ng 377 months divided by 12. So this is 31 years. 0.45 kung nagtuturo ako sa debt end. Pero imagine mo, how would you ever cut yung years na matitipid mo kung nasa easy business ka? So, instead of working for 31 years sa debt end para maipon ko yung 1.4, no. Bakit nakakapagod yun? Nakaka-stress. So, dito na lang sa easy business. Bakit? Ang dami kong natitipid na panahon sa isang buwan na income ko. And of course, this is updated income as of June 2020. Are you still there, partner Ryan? Mentor Michelle? Yes, sir. We're loud and clear. Thank you. This is updated income as of June 7, 2020. Wow. In total natin as of this June 7 is 1,459,974 total. Yung first account ko, 739,000, 211,000, 19,000, 33,000, and so on. Nakikita nyo on the screen, I have
many accounts. Ibig sabihin, the more accounts you have, the better and the best, of course. Bakit? Malaki ang pwede mong kitain. And of course, imagine mo, pandemic ngayon. Itong almost 1.5 million na income ko na to, I would never in my entire life and wildest imagination, nakikitain ko to sa deathbed. Imagine mo, may sweldo ba na 1.4 million sa deathbed? Kahit nga yung director ng deathbed na talagang matanda na, hindi kumikita ng ganyan eh. It wasn't for easy business, definitely I don't have like this. I'm very thankful dahil nakita ko tong easy business na to. I opened my mind and then never second thought dahil at stake dito yung future ng family ko. Ano ipapakain ko sila sa kanila with 37? Anong may bibigay ko sa kanila with 37? That then, wala pang bata. Imagine mo, eh what if right now I have two kids. Gatas nila, pangangailangan nila, box nila, protection nila, shelter nila, education nila. Anong may bubuga ng 37? So that's why I decided right away. And then this is my first car, yeah, Tonto 47. I bought this noong 2011. Ito, this is my first time na nag-share sa, I think this is in MOA or Araneta Coliseum yata yun. I shared my success story, okay? And then, these are my cars. Dami, no? Dami, no? So, hindi ko naman pinangaral na sobrang dami ng sasakyan, pero gusto ko ng maraming sasakyan. So, this happened, it's all because of our easy business, okay? So, these are my bikes, yeah? Mahilig kasi ako sa mga big bikes. So, I have 600 na sports bike. I have the 1,300cc naman na touring bike, yan. Nung bata ako, hindi ko akalain na pagdating ko ng right age na nagtuturo, na ganyan pala kamahal yan. So, 37 na sweldo ko. Sabi ko, kung ito, ang presyo nito, kalahating million, 700,000, 1 million, eh, kailan ko pa mabibili yan. So, when I opted to shifted to easy business, everything naging possible pala. I hope yung mga nakikinig, you are inspired and getting lighted up. It's all because of this. And then, naging top BCO po ako. When you say BCO, Business Center Office Owner, I own two business centers, Angeles City and City of San Fernando. So, beside po dun sa income ko sa mga accounts ko, iba po ho yung income itong business center. Itong business center, dito po bumibili yung mga members po natin sa community all around the whole province of Pampanga. So, ang average na income po dito, hindi na siya kasama dun sa computation kanina, average at least mga 5,000 to 10,000 pesos a day. Imagine mo yun dun sa business center office palang buhay na yung family ko. How much more kung meron pang community na continuously growing outside Philippines and continuously using our products. Let's say ikaw yan. Yung picture na nandyan, instead na si Anton yan, ikaw yan. How do you imagine your life be kung ganyan po ang magiging scenario and setup mo? Yan ang mga may-ari with Sir Francis, with Doc Ed, and Sir John, of course. And ito po, naging top 2 ang business center office natin sa Philippine Arena with 55,000 people. And I bought with me 2 residential lots. Yan, pinagsama na po yan. It's a 315 square meter sa main road dito sa isang maganda subdivision sa Angeles City for our ancestral home or house. And at the same time, ito po yung house design. Okay lang, napakita ko yung house design na Mentor Michelle. Wow, look at that. Ayan. So it's a 4-part garage na bahay. And then, ito yung side view niya. Ayan. Yan yung mga leaders natin. Nagkukwentuhan sa side. And then, ayan siya, sa sideways. And next, I bought with me farm lots. Yung mga farm lots na yan, I think they're 10 hectares siya ta. Meron pa akong hindi na-post yan na titles na I bought it all because of this easy business natin. So, may business center office na, may community, may farm lots pa. Yung rice, hindi na problema. So, kung si Mentor Michelle ay nag-request ng 25 kilos of rice,
papadala ko via LBC. Alam, may na nag-rise siya at si mentor niya siya. Kaya, ano siya, figure conscious. And imagine nyo, ayan yung mga funlocks na we were able to buy dahil dito sa easy business natin. And may konto din sa harap ng pinayo para pagdating ng college ng panganay namin or even our youngest child boy din. Doon na sila. Okay. And then, ayan, that was 3 years ago. Pumili kaming mag-asawa ng 365 square meters na lupa ulit. Pinabakod namin and then pinag-gate namin sa pagdito sa gabaga. Ayusin mo yan. Dapat yung pinakamagandang gate sa boom village. Ha? And then he did it. And then of course, di namin alam kami mag-asawa kung bakit namin binili. And eventually, lumabas yung reason kung bakit namin binili na wala sa panahon. These people, yun na nakikita niyo sa right side, these are our fellow members, church members dun sa village na yun sa Magalang. For 40 years, they never had any church property or any church at all. Sa bahay lang. But eventually, ito po nangyari. Yung lot na binili namin at 365, kaming dalawang mag-asawa, not to brag, not to sales talk everyone else nandito, just for the purpose of inspiration, dinonate namin sa kanila ng walang bayad, walang kapalit. And of course, sa right side, this is my mother-in-law, yung mga Brown. So, hindi naman siya kontra sa business namin. Very supportive and at the same time, very prayerful sa ginagawa namin. Sabi niya, may dupa na nga, wala namang church. So, what happened? Yung mga farm lots namin for about 2 years, lahat ng income noon, wala kaming kinuha mag-asawa kahit piso, kahit 10 piso. Sabi nga ng mother-in-law namin, mother-in-law, hindi muna kayo mag-yakimix. Anyway, maganda naman yung income ng farm. Sabi namin, no, after na lang na ma-create ng church, matapos yung construction, that's the time na we will enjoy. So for about 2 years, yung crops, 100% din namin dito sa church structure. So, pinadesign namin yung church nila. And then, yan, nag-start yung construction. Nakikita nyo sa left side, and then sa right side yung skeletal part. And then, yan, this is 1 year in the making. Pag business partner mo ang Diyos maliban sa mga easy mentors natin talaga, you'll be successful. And then, ito yung church. That was few months ago, before lockdown. That was 4 months ago. Ganyan pa siya. And then, this time, ito na siya. And then, no? So tapos na yung church, nagagamit na. But this time, not for the meantime dahil hindi pa pwede. It's an air condition sa very comfortable yung mga church members na nandiyan. Okay? So a good thing ito, yung isang lot na binigay namin at na-purchase dahil sa easy business natin, pikit mata namin dinonate, and then yung construction, it's with the help of the farms na nabili namin dahil sa easy business din natin. Kapag pala ikaw ay nagbigay, nag-invest sa Diyos spiritually, binigay mo isa, pero may kapalit. Ito yung naging kapalit. Ito yung hangganan ng church property, yung magandang bakod. From this blue line up to there, dun sa pinakadulo, 365, meron pang 365 times 8 na lots na available dyan. You know what? Bago namatay yung architect dyan, sabi niya, Ton, dahil nakita ko church yung pinulungan ni Don, kayo mag-asawa, hindi ko na ibebenta sa iba itong property na to na 365 times 8, haba pa niyan. Kayo ko na ibebenta. So, ibig sabihin, isa yung binigay namin, dinonate namin, pero ang naging kapalit, 8. Imagine mo yun. So, eto na siya, yeah, yung property. So, imagine mo, pinabakod namin siya, pinagate namin siya. Haba niyan, dalawang gate yan from left to right. Left community, right community, dalawang gate. So, isa yung binigay namin and yet wala yung naging kapalit. So, of course, it's because of the Lord Himself and at the same time, using our easy business. And
Ang plano ko dyan is this. Yan. Magkaroon ng magandang resort doon. Kasi isa rin ito sa mga pangarap ko. I was really inspired by our isa sa mga BOD natin, si Sir Francis Miguel, na meron siyang magandang resort. Now, this is the message. Nasabi dito sa Proverbs 20:18, if you are reading the Bible, please allow me to read at least one verse. Where there is no vision, people perish. So, kapag daw tayo ay nawalan na ng vision, pangarap, excitement, pag-asa, tayo daw ay lalong mas maghihirap. So, ano yung ibig sabihin nun in relation dito sa pinag-uusapan natin business? Itong business natin, it may seem very little sa'yo dahil 899 lang ang puhunan. But the thing is, yung 899 na pinuhunan ko, that was 9 years ago, imagine mo, ang binalik sa akin, so much asset, so much property, so much income, so much joy, so much freedom, and so much happiness, hindi lang sa akin, sa buong family. It was all because that was 9 years ago, ang naging vision ko is, I would never stay dun sa 37.70 centavos na sweldo ko sa public school. My vision is lumaki ng lumaki yung income ko. But then because I did not know kung anong gagawin. So finally, itong si Abner naging sagot sa mga panalangin ko. Biglang pumunta sa bahay and then invited me. And then the rest is history. Imagine mo, that was 9 years ago. If I hadn't had that vision na mas lumaki ang income ko, makuha ko yung mga pangarap ko, do you think sa panahon natin yan with 3,700 pesos, will I perish? O sobrang magpe-perish at sobrang mahirapan ako? Of course, the answer is sobrang mahihirapan talaga ako. Bakit? It's 3,700, imagine mo. Tapos 3 months, walang trabaho, and then pandemic still here. So ibig sabihin, tama itong sinabi ng Bible, pag wala na tayong pangarap, wala na tayong nakikitang maganda sa inaharap, at wala ka nang nakikita rin na maganda sa naririnig mo, and you close your mind, what will happen? Hindi comfort yun. Later on, people will perish. And if you're one of them na nawawalan ka na ng vision, nawawalan ka na ng goal sa buhay, nawawalan ka na ng direction sa buhay, expect na ikaw ay mas lalo mahirapan. But if you have that vision, if you have that dream, if you have that sense of direction based dito sa nakikita mo at naririnig mo, kabalik ka rin ng perish is what? You will flourish. Ikaw ay uunlad. You will become very successful. So my suggestion is, before ka sumali sa easy business natin, balikan mo yung mga dreams mo before when you were a child na ngayon impossible na. Have them. Write them. Isulat mo. Put them on a clean paper or a clean sheet or lagyan mo ng picture and everything. Lahat ng mga hindi mo nakuha ng bata or even right now, i-post mo lahat yan, gawin mong parang collage sa cellphone mo or sa paper or sa frame. And then right after that, gawin mo ng parang yung 899. And surely, yung mga directions na gagawin natin, pagtutulungan natin dito sa easy business, it will geared towards those dreams and list of goals na isinulat mo. Now, one of the last na nagkaroon ako ng result recently is this. Before I end up, patapos na ako tayo. Yan! Yan, this is my sabihin na natin pang pitong sasakyan. It's a sports car, it's a muscle car, it's a powerful car, it's a 6.2 liter engine na talagang sobrang bilis, sobrang inay, sobrang pansining, at same time, sobrang comfortable na sasakyan. And then at same time, hindi naman sa pinagyayabang yan. It was just part of my list noon na hindi ko totally mabili. Yung lugar na yan, that's the lot na walong 365 square meters na mayroong dalawang basketball. Talagang ang height nilang partner Ryan, it's just 6'5.5. Parang natadunk. Yes. Feeling ala NBA player. Pansin mo, ang baba ng mga pwede mag-dunk. Yeah, in-invite ko nga dyan si Mentor Mark pag minsan mag-basketball tayo dyan once you go home. Imagine mo, itong car na to, it's just an end product lang nung potential natin. Yung potential natin bilang tao, bilang
bilang nilalang ng Diyos, it's more than that. Ibig sabihin yan, kung ikaw ngayon sa panahon ngayon ay in-imagine mo na parang imposible mangyari sa akin yan. What you think is what you are. Kung ano inisip mo, that will be ikaw. So kung imagine mo, kung ano yung nangyari sa amin ay posibleng mangyari sa inyo, dahil pare-pareho lang naman tayong tao, edi mas lalong madali mong ma-achieve. Bakit? Kasi magtutulungan tayo. Not unlike when we started with Mentor Mark and Mentor Michelle, talagang zero talaga knowledge kami. At napakataas ng pride ko na kasi ang nagtuturo sa akin, mga estudyante like Mentor Mark and Mentor Michelle. But eventually, yung mga nauna sa amin na nagkaroon ng resulta, they had everything, mga car, mga travels, mga bahay and everything. Ang sabi lang namin sa sarili namin, kung ano meron sila, magkakaroon din tayo. So sure enough, right time, right place, right opportunity with easy business, nangyari lahat yan. And of course, this is me. Yan. Nag-iba na itsura. Imagine mo kung 3-7 ang laman ng pusa ko, ano itsura ko? Pero kung by the hundreds of thousands and by the millions ang hawak mo, syempre nag-iiba din naman ang image natin. Now, my message before I go, decision equals destiny. So, on a decision natin, it will be our destiny. Kung ang decision natin is to stay, kung ano tayo ngayon, just to get by, pay bills, and pay rent, and then makakain lang 3 times a day, ang destiny natin will be just the same. Kung ano tayo 10, 20 years, 30 years ago, it will be just the same. Pero kung yung decision natin is to jump, yan, no? Galing din sa mga makikipot and then hindi komportable yung fishbowl, so definitely, yung destiny natin, it will change also. So, my suggestion, my humble suggestion sa mga fellow PC community members natin at saka yung mga first-timer, kung member ka na, of course, trabahuin mo siya. Go out, set your goals, and then have that deep reason why, and then work it out. Sa mga guests naman natin, huwag ho kayong mag-atubili na sumali. Huwag ho kayong magdalawang isip. It was all because yung destiny na magandang kinabukasan, magandang buhay na naghihintay sa inyo, it's just a centimeter away from your decision. Of course, pag nag-decide ka na sumali sa community natin and we join our empowered consumerism community, hindi naman po namin pinapromise na sobrang easy. Easy lang po yung platform. Pero to do it, meron hong mga challenges, meron din na mga pagdadaanan na mga setbacks and mga sabihin natin mga stress din, of course, dahil tatrabahoy natin to. But nonetheless, don't worry. Bakit? Kasi we will give you a very good training and at the same time, we will be connected sa iyo every now and then tutulungan ka namin along the way. So, decision equals as in whatever your decision, we respect. But, of course, mas ma-appreciate namin kung ikaw ay mag-decide na sumali sa community natin para at least madagdagan po yung mga tao na minimentora namin, kino-coach namin, and at the same time, tinutulungan namin na matupad ang mga pangarap. Again, once again, this is Anton Montoya. Welcome to our easy platform, Empowered Consumerism, fueled by Alliance in Motion Global. Thank you so much. God bless you. So much, Coach Anton. Maraming salamat. Alam ko sa inyo, maraming naka-appreciate. Yan, pakisuyo na lang i-stop screen. Yan, para makita nila ako. Past stop screen na lang. Alright? Yan. So, sino po dito ang mga na-inspire? Mag-thumbs up po tayo dyan. Yan. Very, very detailed ang kanyang presentation. Nakaka-inspire. Imaginein mo, kung magtsatsaga lang ako, hindi po masama na professional ka, teacher ka, kung anong ginagawa mo ngayon, pero mas maganda kung may pagkakitaan kang iba. Imagine mo, hindi siya magkakaroon ng ganong cars. Hindi po car, pero cars. Napakadami, di ba? Imagine mo, during lockdown, meron po siyang almost 1.5 million na kinita. Hindi po yan kinita ng mga ordinaryong tao during lockdown. Pero imagine that. Dahil sa ating campaign na Empowered Consumerism, yun po yung future na naghihintay sa inyo. So sa mga narinig pa rin po ko, loud and clear, okay lang po ba mag-thumbs up tayo dyan?
Yan, alright. So, okay lang po ba? Mag-screenshot po muna tayo. Request ko lang po, kindly open your camera and give your best smile. Pipicturean lang po tayo ni Coach Ryan. Okay. Ryan Salat. Alright. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, next page. 1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. Last one. 1, 2, 3. Thanks, guys. Wow, marami pong salamat. And bago po tayo mag-say goodbye sa ating presentation, meron po siguro, nakita ko kasi dito, nandito si Mentor Mark Go. Ito pong taong to, ito po yung isa sa mga nag-mentor sa amin ni Coach Ryan at ni Coach Anton kung paano po kumita habang nasa bahay. So, baka pwedeng mag-share ng konti po si Mentor Mark Go. Mga last few tips na lang po. Yan, closing si Mentor Mark Go. Alright, thank you. Hello, good morning. Narinig ba ako? Yes, loud and clear. Yan. So, mag-share pa ba ako? Grabe, dun pa lang kay Coach Anton eh. Sulit na eh. Diba? Solved na. Diba? Siguro ano na lang, hindi na ako mag-share ng story ko. Kwento ko na lang na mabilis lang. Kasi si Coach Anton, nakilala ko siya, nagtuturo pa siya sa school. At ang gamit lang niya, motor lang. Diba? So, imagine nyo po yung resulta ngayon. Kahit ako, nalula ako sa resulta. Ang dami. Sabi ko nga, nung nakilala ko siya, motor lang. Ngayon, pito na daw yung sasakyan niya. Grabe yung, diba? Sobrang dami ng binali. Kaya nga sabi niya, totoo yung sinabi niya eh. Huwag kang manghinayang sa 8,999 na ilalabas mo. Diba? Kasi kung kapalit naman yan, ganun karaming resulta, eh kahit 1,000,000 pa ilabas mo eh, okay lang eh. Ako sa mindset ko, kahit 1,000,000 ang ilabas ko na puhunan, kung ang kapalit naman, million-million din, okay lang. Pero guys, ang good thing dito, hindi naman million ang nilalabas mo. 8,999 lang. Tama? Dami pang ano, property. Imagine mo. At na-excite ako sa ano, pinapagawa niyang house and lot. Grabe. Mansion. Napakalaki, no? So, naano lang, di ba? Nagkaroon lang kasi ng lockdown. Pero alam ko, tutuloy-tuloy na yung paggawa niyan. Before matapos tong year na to, matatapos na din po yung ano niya, house and lot niya. Grabe, tas yung property, ang dami. Pero alam yung pinaka natutuwa ko, yung talagang sa church na tumulong siya. Kaya totoo po talaga yun, pag tumulong ka sa kapwa, mas ibe-bless ka po talaga ni Lord. Diba? Hindi lang po ano eh, yung hinihiling mo yung ibibigay sa'yo. Sobra-sobra pa ho sa hinihiling mo ang ibibigay sa'yo kapag tumulong ka po sa kapwa. Yan, so thank you so much Coach Anton sa pag-inspire mo sa mga leaders natin na nandito at marami po tayong mga partners na nasa abroad dito na sigurado ko na sila mismo talagang sobrang na-inspire at na-motivate sa mga senior mo. Grabe, ito lang po gusto ko sabihin sa inyo po sa mga guests po na nandito. Sabi nga niya, decision equals destiny. Ama, so lahat po ng result na meron po sa amin, ito po ay nagsimula lang sa isang desisyon. Hindi pinag-uusapan kung may pera ka ngayon o wala. Pero the moment na nag-decide ka na gustong-gusto mo mabago buhay mo, gustong-gusto mo nang yumaman, gustong-gusto mo na may awon yung pamilya mo sa kahirapan, kahit wala kang pera ngayon, kapatid, magagawan at magagawan mo ng paraan yan. Tama? At naniniwala po, kapag ngayon pa lang nag-decide ka, at ginawa mo kaagad yung business, nag-shop ka kaagad ng 8,999 at nagsimula ka kaagad, naniniwala po ko, before matapos tong year na to, may magandang resulta kang makukuha dito. Tama? So, nandito po kami para i-guide po kayo, suportahan po kayo, at tulungan din po kayo makuha yung mga pangarap nyo. So, sa mga guests po natin na nandito, kausapin nyo lang po yung mga nag-invite po sa inyo. Alam nyo po, napakaswerte nyo. Bakit? Kasi dinala po kayo dito sa magandang opportunity. Alam nyo po ba na si Coach Anton, ang nag-invite lang po sa kanya sa business na to ay isang mananahi lang ho. Isang mananahi. Imagine, ginamit yung isang mananahi na instrumento para makita niya tong opportunity na to. Tama? So imagine nyo po. Kaya napakaswerte nyo po na na-invite po kayo dito. So bago tayo matapos, batiin ko lang, nandito sila Doc Jing. Hello, Doc Jing Baladad.
from Antique, isa po yan sa mga active po natin na empowered consumer. Na doktor po at si Doc Bing, mag-asawa po silang doktor. Imagine niyo po, pareho na po silang doktor na mag-asawa and yet sobrang active po sa business natin. Sobrang seryoso po sa negosyo. Ayan, so yun lang po sa mga may mga tanong po, kausapin niyo na lang po yung nag-invite sa inyo at thank you po sa time na binigay niyo at syempre of course thank you so much Coach Anton sa napakaganda ho, napaka-inspiring na sharing ng success story mo. Grabe. Alam ko marami ka pang matutulungan na magiging katulad mo. Yeah, so yes. God bless you all. Meron pa ba Mentor Michelle? Okay na. Yan, thank you so much guys. Recorded po itong ating easy opportunity presentation. So we will gonna upload this in YouTube mamaya pong late night. Yan. So thank you so much everyone for being here. Thank you. Kinig po nyo, pag-stay po nyo. God bless everyone and keep safe. Humayo po tayo at magpakayaman. Thanks. Yes. Thank you, Coach Ryan. Thank you. Thank you, everyone. Bye-bye. Shout out to Nancy. Thank you po. Okay. Bye-bye, everybody. Take care. Good night, Coach Rye.